really good. Oh, and it has another design. Look at that. That's Lamb. Lamb of God. Mm. Love it. Hindi pa pala ng design po. Galing. And then, consistent. Nasarap siya. Pura Luca Vega, isang Pilipino na nambastos ng isang relihiyon gamit ang isang imahin na kanyang kinopya at isang banal na musika na pinagtripan niya. Marami ang mga Pilipinong galit kay Pura Luca Vega ngayon dahil sa di umano na nasobrahan siya sa pag-entertain ng mga tao. Gumamit na siya ng mga ipinagbabawal na teknik para lamang maging bida sa mga tao. Tama ba ito o mali? Ginawa niya rin ng reaction video ang pagkain niya ng ostya at binibigyan niya pa ito ng grado kung gaano nga ba talaga kasarap ang ostya. It has another design. Look at that. That's Lamb. Lamb of God. Mm. Love it. Hindi pa pala ng design po. Galing. July 10, 2023, nang i-upload niya ang kanyang drag performance sa Twitter, nakuha sa isang bar habang nakasuot at nakaayos ito na tila ba parang si Jesus. Sa post niya na ito, makikita ang kanyang caption na "Thank you for coming to church." Pero ang katotohanan niyan ay wala sila sa simbahan, kundi naroon sa loob ng isang bar, nagpapakasaya, umiinom, kumakanta ng Ama Namin na remix at sumasayaw si Pura Luca Vega na parang alam mo na. Agad nag-trending ang video na ito dahil marami ang mga Katoliko ang nag-react sa kanyang ginawa. Para sa mga Katoliko, ang pagkanta ng banal na awitin para sa simbahan ay sagrado at hindi ito pwedeng gamitin para magpasikat sa mga tao. Napakasaya niya habang ginagawa niya ang performance na ito. Makikita naman natin sa video na mula sa simula hanggang katapusan ay nakangisi lang ito na para bang wala siyang nagawang mali. Ang kantang Ama Namin ay sagrado sa Katoliko at sasabihin ko lang kapatid na si Pura Luca Vega ay isa ring Katoliko at siguro nakalimutan niya o sinadya niya itong gawin para sa kanyang drag performance. Dahil sa pangyayari na ito, dinagsa siya ng mga basher, lalo na ng mga deboto ng Katoliko, kung saan masasakit na salita ang kanyang natanggap. Naglabas din naman siya ng opinyon ukol dito at nagpasalamat sa mga taong naka-appreciate ng kanyang ginawa at sa mga taong willing pakinggan ng kanyang explanation. Sinabi niya din dito na ito ang kanyang pamamaraan para sa pagpupuri sa Diyos. Nako, kalokohan kapatid, pagpupuri baka mo, saan ginanap, sa loob ng bar. Ang kantang ginamit ay Ama Namin na remix, nag-costume pa, at habang kinakanta sumasayaw pa. Ang masakit dyan kapatid, ang kantang Ama Namin ay taimtim na ginagawa at hindi katulad nyan na nasa loob ng bar o kung anumang lugar yan. Sumabalik tayo, marami ang mga taong nagsasabi na too much ang kanyang ginawa. At naiintindihan naman ni Pura Luca yon, pero hinding-hindi daw siya hihingi ng tawad sa mga ito. Marami na din ang mga mambabatas na naglabas ng kanilang opinyon ukol sa ginawa ni Pura Luca Vega. Isa na rito ang unang transgender na na-elect bilang mambabatas at ito ay ang opinyon ni Geraldine Roman. The mismong figure ng Jesus Christ at saka yung Lord's Prayer, anuhin mo ng ganun, hindi tama yun. Hindi tama, talagang nananadya yan. Ang masakit dito, nalilihis yung usapin from plain disrespect for the sensibilities, religious sensibilities of other people. Nalilihis na pupunta sa gender issue. At alam mo bang miyembro din si Pura ng LGBT community at siya ay isang bakla? Bukod dyan kapatid, meron pa siyang isang ginawa kung saan ginawa niya ng reaction video ang pagkain niya ng ostya. It's really good. Oh, and it has another design. Look at that. That's Lamb. Lamb of God. Mm. Love it. Hindi pa pala ng design po. Galing. And then,
consistent. Masarap siya. Although, wala naman sigurong problema sa pagkain ng ostya dahil isipin mo, nakabili nga nito si Pura Luka ng walang kahirap-hirap pagkain pa kaya. Ang masakit dyan kapatid ay bakit kailangan niya pang videohan na para bang lalo siyang nag-aasar habang kumakain siya ng ostya. Pwede naman niyang ilihim na lang ito. Dahil syempre para sa mga Katoliko, taimtim silang nagdadasal kapag kumakain ng ostya. Sa ngayon, mainit pa rin ang mga mata ng tao kay Pura Luka Vega at ilang istasyon na din ng telebisyon ang nagbalita ukol sa kanyang ginawa. Ang nais lamang ng mga tao ay pagsisihan niya ang kanyang ginawa, mag-apology at sana wag nang maulit ang ganitong klasing pagtatanghal. Iba't iba tayo ng paniniwala pero Panginoon lang ang hahatol sa atin. Respetuhin ang dapat respetuhin at huwag bastusin ang Panginoon.